magkano ang per kilo ng igat na binibenta po natin? Sa ngayon, ibinabenta namin ngayon dyan ng 700 to 750 per kilo. So malaki pala ang pwedeng kitain sa pag-aalaga ng igat. Nilanghangagat to. Alright. Natatakot ako. What's up, Avidio? Art Sinobago here and welcome to another episode of Avidio Stories. What's up, mga kabidyo? Magandang araw sa inyo. For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay San Vicente, dito po sa bayan ng Concepcion. At narito po tayo sa Eel Farm, na kung saan alamin po natin kung paano yung pagpapalaki at pagtamang pag-aalaga sa isang matagumpay na eel farming. Let's go! For today's video, mapalad tayo at nakabisita tayo dito sa farm ni Sir Pablo. Pero bago po ang lahat, no guys, nais ko munang pabatiin si Sir Pablo at ipakilala po sa inyo. Sir, bati muna tayo sa ating mga kabidyo. Magandang hapon, mga kabidyo. Ako po si Mr. Pablo Delos Santos, isa sa may-ari ng farm na to. Anyway, sir, excited na kami nalibutin itong farm po ninyo. This is my first time. Actually, disclaimer lamang, no, wala tayong ka-idea sa igat. Kasi ako natatakot ako sa igat, eh. Para siyang ahas, no? Anyway, sir, saan tayo unang pupunta para makita natin yung proseso ng pagpapalaki at the same time pagmamanage po ng eel farm po natin? Punta tayo dito sa mga 6 inches namin. Okay, 6 inches, no? Sir, dito, anong makikita po natin dito? Mga 6 inches yan, sir. Mga talagang, 6 inches? Yes, okay. Sir. Mga 30,000 pieces po yan lahat. So, ito pong ano, ito pong area na to, ilang ano to, square meters? Mga nasa 30. 30 square meters. Yes, then, ilan po yung nakalagay dito na eel? 30,000 pieces. Grabe, no? 30,000 na pieces, na piraso ng eel. Ilang buwan na po ito? Mga nasa 6 months. 6 months. Pag ganyang ano, ganyang size or haba, nasa 6 months pa lang. Mga ganun, 6 to 7 months. 6 to 7 months. Okay. So aside from this, sir, meron pa po ba tayong ibang mga anong tawag dito? Mga tangke. 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 Oh, okay. So titingnan pa natin, no? Titingnan natin yung iba pang mga tangke or mga kulungan ng eel dito sa Eel Farm ni Sir Pablo. Let's go. Let's go. Lawak itong ano ninyo, itong farm po ninyo? Nasa 3,000 square meter lahat. 3,000 square meters at mayroon kayong almost 500,000 na eels. Grabe, yes, ang dami. So ngayon, mga kabidyo, pupuntahan natin yung isa sa mga tangki nila. Pero ang design po nito, hindi na yung regular na pahaba or square, but pabilog. Okay? So mamaya tatanungin natin ba't kailangan pabilog yung ano nila, yung kulungan nila, no? So, nandito tayo ngayon, no? Sir, anong tawag ninyo dito sa tangke ninyo? Pero pabilog, anong difference nung pahaba kanina or square dito sa bilog? Dito kasi itong pabilog kasi na to, actually dito namin inilalagay dati yung similya namin. Okay. Kasi yung similya kasi, mas gusto kasi nilala yung round. Nakakapaglaro sila ng tama. Okay. Mahilig din sila maglaro, ha? Oo, mahilig sila maglaro kasi nag-rounding sila, ganyan. Kaya okay, ginawang pabilog to. Yes, sir. Sir, itong naririnig natin na nasa likuran natin ngayon, anong tawag po dyan? Ring blower yan. Yun yung tinatawag na pangbigay namin ng oxygen. Okay. So, is it required, sir, sa isang ganitong farming or sa eel farm na kailangan may oxygen na nakaantabay para sa kanilang mas magandang paglaki? Kailangan talaga, sir, kasi concrete ano siya, semento siya, hindi naman siya lupa. Kailangan natin, kasi ang lupa kasi may natural oxygen siya. Okay. Ngayon kasi, semento, kailangan natin bigyan sila ng oxygen kasi hindi sila mabubuhay. So, kailangan may maintenance, no? So, as we can see, no, mga ka-video, papakita natin, no, sir, videographer, na makikita natin dito na talagang bumubukal yung ano natin, yung parang pinaka-pan nila, no? Tangke. Ayan, mas malakas. Ayan, tignan pa natin dito. So, yun. So, mas malakas doon. Mas malaki yung hangin, no?
Yan. Dire-diretso lang, no? Flowing yung ginagawa nila dito. So, yun. So, ito, sir, no? Kailangan talagang dire-diretso yung ano, pagmamanage natin dito. Yes, sir. Dire-diretso, sir. So, yun, no? Ang daming mga tangke na tinatawag nila dito. May pahaba at may pabilog. Pero lahat po yun ay sinusupplyan nila ng oxygen. Okay? Para at least maging maganda. Pero I think hindi stagnant tong water ninyo, sir. Tama? Hindi naman, sir. So ano yung, ano, sir, mas magandang proseso para mas mabilis ang paglaki at walang maging mortality? Actually, dapat talaga malakas ang oxygen mo. Okay. Malakas ang oxygen. Okay. Tapos kailangan everyday cleaning. Ang importante dyan. Ah, okay. Kailangan laging malinis yung tubig mo, mm-hmm, para iwas bakterya tayo. Oh, araw-araw, sir. Yes, nililinis natin, tatanggalin natin yung tubig. Actually, from after feeding in the morning, okay, after 1 hour after feeding, cleaning, magpapalit na kami ng ano, maglilinis na kami. Okay. Then, pagpakain namin ng gabi, ng mga 6 p.m., after 1 hour, palit ulit na lang tubig. Palitan na ulit namin ng tubig. Grabe, ganun po yung maintenance na ginagawa po dito sa Eel Farm nila, Sir Pablo. So, kailangan, no, talagang masigasig, disidido ka, at the same time, regular ang paglilinis para iwas daw sa bakterya na nagiging sanhi ng pagkamatay nila. Ayun, mortality. Mortality. Magkakasakit kasi sila pagka nagkaroon sila ng bakterya. Pero dito, sir, nasubukan nyo naman na po na magkaroon ng mortality, pero meron, sir. Actually, sa mga ano, sa mga similya talaga. Okay. Yan ang pinakagrabe talaga. Mahirap alagaan talaga yung similya na yan. Mm. Yan ang pinakamahirap. Pero pagka dumating namin yung mga alaga namin, mga maliliit, yung mga similya na tinatawag, yung mga tinatawag namin glass eel, ngayon, ang importante talaga yun doon, kailangan lagi mong lagyan ng asin. Para asin? Asin, sir. Nilalagyan namin sila ng asin. Okay. Kasi from dasi sila eh. Okay. Galing sila sa dagat. Tapos, kailangan unti-unti nilang ma-adapt yung tabang. Tabang. Iwas bakterya na rin. Mas maano na rin yun. Kasi hindi naman kami gumagamit ng mga talagang sinasabi na mga gamot. Okay. Bihira kami, talagang kung kailangan talagang gumamit, saka kami gagamit. Pero actually, hindi kami gumagamit masyado. Okay, so talagang natural lang. Natural farming lang talaga. Yes, sir. Okay. Yes. Pero syempre, with the add of salt, di ba? Yeah. Para magmukhang ano, matubig, dagat pa rin. Pero ngayon, sir, yung mga, let's say, 3 months, 5 months, naglalagay pa rin po ba kayo ng asin? Yung mga, pagka nagkakaroon na lang sila ng problema, saka kami naglalagay. Hmm. Kagaya ng mga, minsan kasi, pagka ganitong malamig, minsan kasi pagka malamig kasi, nagkakaroon sila ng mga sakit. Mm-hmm. Kaya pagka nakikita mo mga medyo makikita mo yung kasi pagka inaabot nila yung mga buntot nila, yan, nangangati na yan sila. Kailangan lagyan mo na sila ng asin. Kasi may bakterya na yon. Yes, sir. Sir, sa tagal po ninyong nag-aalaga na ng eel, ano yung parang best time or best season para masabi natin na ito yung peak season? Siyempre, sa pagtatanim, may peak season. Dito sa eel farming, may peak season din po ba? Mas maganda siguro pagkataglamig. Kasi mas madali silang lumaki. Okay. Kumpara ngayon na summer. Ngayong summer, maganda rin kasi nga malakas silang kumain, madali rin silang lumaki. Okay. Parang pare-parehas lang, pero actually for sa akin, sa experience ako, mm-hmm, sa malamig kasi, mas madali silang umusbong. Yes, at napakaganda po dito sa farm ni Sir Pablo. No? Talagang 2019 nung na-establish ito, pero at least lumalaki at nagiging progressive. No? At dito po ay hindi lamang po sa mga Korean na restaurant dito sa Pilipinas ang kanilang sinusuplayan, maging sa abroad. So talagang for export. Ito pong mga ano natin. Sir, dito po sa area po ninyo, dito sa Concepcion, may alam din po ba kayo nag-aalaga ng eel? Meron, sa Kapas. Okay, so sa Kapas po, no? Concepcion at Kapas, pero sa ibang lugar? Sa Batangas, ganun, tapos sa Isabela, meron din. Okay. Yun. So yun, limitado pa lang yung mga nag-aalaga talaga dahil magkano ba ang per similya? Depende sa ano, sir, eh. Depende sa season, by season kasi yan, sir, eh. Uh-huh. Pagka kukunti lang ang nahuhuli, okay, medyo mahal. Okay. Pero pagka maraming nahuhuli, mura. Ayun, parang nakadepende rin sa supply and demand. Okay. So mamaya po, malalaman din po natin magkano ba yung bentahan ng eel, no? Lalong-lalo na po yung for export, the same time yung mga local market natin. But with that, puntahan po muna natin yung iba pang mga tangke dito sa Eel Farm ni Mr. Pablo. Let's go!
So this time naman, Sir Pablo, no, nasaan po tayo ngayon? Papunta tayo doon sa mga maliliit namin. Okay, so maliliit. Kanina, nandun tayo sa mga 6 inches. Okay. Tapos mga 100 grams meron kami doon. Tapos pupunta naman kami dito sa mga nasa 2 inches, 3 inches, 4 inches namin. Saka may iba rin kaming mga 6 inches dito kasi depende kasi sa lagay ng ano namin. Oo. So dito, sir, yung 2 inches natin. Yes, sir. Ito mga to, sir. Mm-hmm. So, sir, meaning, no, mas ano, parang mas contained pa yung ano, yung location nila kasi maliliit pala. Maliliit pa, sir. Kumpara doon sa mga malalaki na, so mga 2 inches pa lang to, tama? Yes, 2 inches to 3 inches. Kumpara doon sa mga 6 inches ay nasa malalaki ng tangke. Yes, sir. Mas maganda kasi yun pagka ano, maluwag sila, sir. Mas maganda na mas maano sila. Uh-oh. Mas ma-enjoy nila yung ano nila sa malaki, mas madali silang lumaki pagka maluwag na siya. Yes, sir. So, katulad din po ng ibang mga tangke kanina nakita natin, dito po sa kanilang 2 inches to 3 inches na mga eel ay continuous pa rin yung oxygen, yung pagbibigay. Sir, nilalagyan pa rin po ba natin yan ng ano? Ng asin? Ah, hindi na. Hindi na. Ah, okay. Pagka nagkaroon na lang ng problema, sa karami nilalagyan ng asin. Paano natin masabi, sir, na magkaroon ng problema? Pag makikita mo naman sa kanila eh, kagaya ng mga nasa ano, yung pagka may mga ganyan na mga nasa ibabaw na, makikita mo naman pagka may mga kinakagat nila yung buntot nila, hinahabol nila yung buntot nila, yan, magkakaroon na sila ng mga problema yan. Kaya nilalagyan namin sila ng asin para hindi sila magkaroon ng mortality. Ah, okay. Gagamutin namin na sila sa asin. Asin lang. Kasi ang asin kasi nakakapagtanggal ng bakterya yan. Yes. Yan na. Wow. No? Ganun po yung technique nila na ginagamit dito. No? So as you can see, talagang napakaraming mga tangke. Nandito yung 2 inches, 3 inches na mga eel ng ating farm na pag-aari po ni co-owner na si Mr. Pablo o Sir Pablo. Ngayon naman, sir, alam ko kanina, titignan naman natin yung medyo good for harvest na. Kanina nakita natin yung maliliit, pero this time medyo malalaki na at ready for harvest na. Yes, itong mga eel na alaga po ni Mr. Pablo. Sir, ilang buwan na po itong mga ano natin? Itong mga ano na sa 250 grams, mga 1 year na to. 1 year na. So ibig sabihin, sir, umaabot po ng isang taon bago natin i-harvest itong mga ano. So talagang it takes patience. Yes, sir. Ayun. Yeah, at tamang pag-aalaga. Yes, sir. Ayun. So this time, sir, no? So good for ilang? 250 grams, sir. 250 grams. 4 pieces per kilo yan. So yung isang kilo, 4. Yes, sir. Meron din kami, sir, na mga na doon lang sa kabila, yung mga nasa 3 piraso, 1 kilo. Mabibigat na yan. Mabibigat na yan, sir. Mga 350 grams, meron din kami nun. Oh, okay. So, grabe, no? So, 250 grams ang isa pag inabot na yung maturity ng isang igat, no? At sa 1 kilo daw, mga 3 or 4 ang inaabot na para maging 1 kilo. Ngayon, sir, ang tanong natin, magkano ang per kilo ng igat na binibenta po natin? Sa ngayon, ibinabenta namin ngayon dyan ng 700 to 750 per kilo. Mm-hmm. Depende kasi siyan sa ano eh. Depende kasi sa price. Depende kasi sa season. Kasi medyo mahal ngayon. Mahal ngayon ang gasolina. Mahal ngayon ang ano. Kaya medyo ganun. Naglalaro din lang. Hindi sila talagang tumataas ng gusto. Okay. Pero ang standard natin is nasa 700, yeah, 750. Yeah, yeah. So hindi siya bumababa doon. Hindi siya bumababa. Okay. So, sir, anong dahilan? Bakit ganun ang presyo kumpara sa ibang mga aquatic na mga na alaga natin, aquatic farming? Well, sa ngayon kasi ganun talaga yung mga presyuhan ngayon eh. Okay. Ganun talaga ang presyuhan ngayon. Kaya para mas mabili namin mabenta, binibigay namin ng mga ganun kamura na lang natin. Yun. At saka syempre naman, ang presyo naman nito sa restaurant ay iba rin. Iba rin. Iba rin. Kasi base po sa pag-aalam natin, no, halos nasa doble yung presyo po nito. At sir, ano po palang ano, species ang mayroon po kayo dito na igat? Kasi sa pagkakaalam po natin, nasa 800 species ang eel sa buong mundo. Pero dito po sa Pilipinas, anong klaseng eel po yung meron po kayo dito? Bicolor to. Bicolor kung tawagin namin. Bicolor. Yeah. Bicolor. Okay. So bakit naisipan nyo yun ng species na aalagaan natin dito? Kasi mas madali itong ano eh. Mas gusto ito ng mga Korean saka okay, mga Japanese. Mm-hmm. Mas gusto nila yan. Ayaw nila ng mga ibang mga ano. Meron silang gusto pero medyo mahal. Kagaya ng Japonica.
Okay. Mahal kasi yung japonica eh. Kaya, yes, tama, tama. Saka hindi tayo, hindi nabubuhay dito sa atin yun. Mahirap buhayin. Kaya. Actually, may nabasa tayong article, no, na yung japonica eh gustong magparami ang ating gobyerno, no? Ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero dito po, ano tawag dito again? Bicolor. Bicolor, yung species na, na inaalagaan po nila dito. So malaki pala ang pwedeng kitain sa pag-aalaga ng igat. So ang kailangan lang talaga ay magkaroon tayo ng magandang location, magandang process katulad dito. At makikita po natin dito sa kanilang farm ay talagang napakaraming tangke na inaalagaan po nila ay igat lamang. Wala nang tilapia. Ngayon, igat lang yan. Mas malaki. Parang ano sir, ba't nas napili nyo yung igat na alagaan kaysa sa tilapia? Well, ito kasi yung naumpisa namin eh. Ito kasi yung ano namin, naumpisa namin. Kasi before pandemic kasi, bihira pa ngayon nag-aalaga. Okay. Kaya ito yung sinubukan namin. Kaso nga lang, medyo nagka-pandemic. Kaya medyo sa ngayon, medyo nagkaka-problema. Pero hopefully na manunumbalik. So very hopeful po si Sir Pablo sa pag-aalaga po ng eel upang sa gayon ay malaki, no, ang kumpiyansa at malaki ang market. Yes, sir. Ayun. Nilanghangagat to. Alright. Natatakot ako. Ito yung igat nila, no? Okay, so papakita natin. So, ito na po yung ano, ilang grams na po ito, sir? So, 350 to 400 grams. So, halos dalawa o tatlo, no? Para magmukhang 100, 1 kilo. 1.5 kilo. Yan. Dulas. Natatakot ako. Hawakan mo nga, sir, kung paano yung tamang paghawak. Yan lang. Ah, okay. Yan. So, hindi, ay! Lumalaban. Lumalaban siya, sir. Ayan, lumalaban. So, madulas yung eel, no? So, iyan po, isa sa mga katangian ng eel, yung very, ano talaga, madulas siya, no? Carnivorous. Parang hito. Okay. So, yun. Ito na ay almost 300 grams na. So, mga tatlo or konti na lang, mag-isang kilo na. So, ito, sir, ready for harvest na to. Harvest na talaga to. Pinagbibenta na lang. Pinagbibenta na. So, anytime, sir, na may mapasyal dito po sa inyo pong farm, ito yung binibigay namin. Ito yung binibigay ninyo. So, sir, paki-invite na rin yung mga gustong bumili dito po sa inyong farm at bumisita. Sa mga gustong bumisita rito sa farm namin, pwede kayong pumunta. Pwede yung tignan kung gusto nyo. May meron kayong mga 350 grams, 400 grams, 250 grams, 200 grams. May 150 grams kami. Tapos may 100 grams kami. Yun. Lahat meron kami. So ranging from 750 to 800. So depende sa presyuhan sa merkado. So yun, nahawakan natin yung ano, yung eel. First time kong humawak. Napakadulas at nakakatakot talaga. May takot kasi ako. Grabe. So ayos. Ang ganda po dito sa farm nila Sir Pablo. At alam niyo po ba na ang eel ay napakaganda rin po, ay may magandang benepisyo rin po sa ating katawan. Ito po ay mayaman sa omega-3 fatty acids at protein. Ito po ay tumutulong para mapangalagaan po ang ating puso. At the same time ay maging healthy ang ating mga buto. At improves our blood pressure at napapababa rin po nito ang ating cholesterol at ang pagkakaroon po natin ng diabetes at arthritis sa ating katawan. Ngayon nga po ay nabutan natin si Sir Michael na nagpi-prepare ng pagkain ng ating mga igat, no? Sir, ano po itong klase ng pagkain po ng igat na piniprepare po ninyo? Taiwan Pids. Okay. So wala na bang ibang pagkain yan? Pwede bang lagyan ng kanin yan? Hindi pwede. So pids lang daw ang pinapakain dito, no? So, sir, para malaman lamang po ng ating mga viewers at ka-video, every kailan dapat pinapakain ng ating mga igat? Dalawang beses sa maghapon. Anong oras po? Alas 7 ng umaga and alas 6 ng hapon. Ayun, so 7 ng umaga at hanggang alas 6 po ng hapon naman. So parang breakfast and dinner. So hindi na sila nananangalian. Hindi na. Hindi na. So ganito kalaki, sir, na ano, na tangke, mga ilan na kilo ang dapat na pinapakain dito sa isang ano, kumbaga sa breakfast at saka sa dinner po nila, pinagsama? Depende o sa dami.
Okay, pag so, mga halimbawa mga 500 piraso, pwedeng mga 1 kilo. Okay. Sa hapon, may 1.5. Okay. So parang sa 500 daw po na piraso ng igat dito, 1 kilo sa umaga. Pero minsan sa gabi, 1.5 kilo. Mas malakas kasi silang kumain sa gabi. Ah, okay. Siyempre, no, para at least may energy silang ano. Kasi alam po natin na ang igat daw po ay isang nocturnal, no? Mas active daw sila sa gabi. Ayun, base po 'yan sa research natin. No, tama po ba? Marami silang kinakain pag gabi. Sir, dati ba ano bang trabaho niyo, sir, bago kayo napadpad dito? Sa Bilyamura ako dati nagtatrabaho. Okay, ano trabaho niyo dun, sir? Ano lang, sir, nagtuturo ako ng golf, sa golf. Okay. Golfer pala si sir. Ngayon iba na yung ginugolf niya. Igat. Pero ba't kinapadpad dito, sir? Paano? Akala ko agriculture graduate kayo eh. No. Paano niyo, sir, nalaman? Paano niyo natutunan yung tamang pag-aalaga ng igat? Dati tinitignan ko lang kasi nagkaroon kami ng mga technician dati. Tinitignan namin kung paano sila mag-alaga. Then medyo yung mga technician namin nagsialis na, kaya hindi na kami kumuha, balay ako na lang lahat ng gano yan. Okay, so kaya natuto na rin. Inadapt ni sir yung ano knowledge from the technician na bumisita. So matagal na no na nag-aalaga kayo dito, pero na-enjoy nyo naman? Enjoy na enjoy, sir. Masarap, masaya. Lalo na araw-araw namin kasama yung mga yan, kaya medyo nasasayahan kami pag nakikita namin yung mga igat namin. Yeah. May mga pangalan na ba yung igat ninyo? Hindi na namin pinapangalanan yan kasi talagang na-enjoy ko talaga. Enjoy na enjoy talaga. Lalo pag nakikita mo na talagang maliksi sila, tumataba. Kaya napakasarap, napakasaya. So yun, no, nag-enjoy naman, kitang-kita naman kay Sir Pablo. Nag-enjoy siya dito sa pag-aalaga niya ng mga igat dito sa kanilang farm. Pre, bago po tayo magtapos, no, tayo po'y nagpapasalamat kay Sir Pablo sa pag-invite po sa atin dito sa kanilang Eel Farm, at natutunan po natin at nalaman po natin yung tamang pag-aalaga. So this time, sir, bago po tayo magtapos, ano po ang mensahe natin sa ating mga viewers at sa mga gustong mag-alaga rin ng igat na kagaya po ninyo? Sa mga gustong mag-alaga ng mga igat na kagaya namin, itry nyo, maganda to. Kasi sa ngayon, bumabalik na yung sa market natin sa igat. Kaya kung balak nyo mag-alaga, i-push nyo lang para masubukan nyo na talagang magandang negosyo to. Kayo, sir, dito po sa farm po ninyo ay na tumutulong din po ba kayo sa mga nagsisimula na gustong matutunan itong yes, mga gustong bumisita? Yes, sir. Ako, willing ako magbigay ng advice dun sa mga, kasi may mga pumupunta talaga rito na mag-uumpisa pa lang, nagtatanong sila sa akin how to take care the eel, kung paano yung mga proseso. Then kinukuha nila yung number ko, tumatawag sila sa akin, nag-a-advise ako sa kanila. Alright, so talagang napakaganda po ng business si Sir Pablo. Nung una nga po ay naranasan po nila na medyo bumagsak ang market po dahil sa dulot na rin, lahat naman ay naapektuhan ng tinatawag nating pandemic. Pero this time na medyo bukas na naman ang merkado po ng eel, ay siguradong tataas ang potential income ni Sir Pablo. Hopefully. Yan, hopefully. Alright, so once again, maraming salamat po sa ating mga tagatangkilik at sa ating mga ka-video, mga Avid viewers po natin. So para sa lahat po na gustong magpa-promote ng kanilang negosyo, ang Avidio Stories po ay tumatanggap ng business promotion. At i-message nyo lamang po kami sa ating FB page na Avidio Stories, at pwede kayong mag-comment at mag-subscribe sa ating Avidio Stories YouTube channel. So once again, Sir Pablo, maraming salamat. At sa lahat ng ating mga viewers, I am Art Sinobago, the content creator of Avidio Stories. Magkita-kita po tayo muli. So maraming salamat at bye-bye! Mga ka-video, kung nagustuhan ninyo ang ating tampok na kwento ngayong araw, mag-subscribe sa ating YouTube channel na Avidio Stories. I-like at i-follow din ang ating Facebook fanpage na Avidio Stories para sa iba pang makabuluhang kwento ng buhay, negosyo at iba pa. Ako ang inyong ka-video, Art Sinobago. Hanggang sa muli, ito ang Avidio Stories.